Sayang, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At sa wakas, sa loob ng mahabang panahon, 4 na taon at 1 buwan mahigit, eh natapos na nga po ang Wano Country Arc. So sa video na to, tatalakayin natin kung paano nga ba ito nagtapos, ano ba yung mga kaganapan sa chapter 1057, at ano kaya yung mga bagay na naghihintay pa sa atin. So bago mag-umpisa ang ating talakayan, ay syempre pa, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos, i-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook, TikTok, at Bilibili, i-follow nyo po ako sa mga yan. At salamat nga rin po pala sa mga nagpapadala ng kanilang mga GCash at Maya. Maraming salamat po. So anyway, mag-start na po tayo sa ating discussion. So siguro ko naman, malaking bahagi ng One Piece community ay umasa na ito nga pong si Yamato ay magiging Straw Hat Crew. Kasama ako, kasama ang inyong abang lingkod, kasama ako sa mga umasa na baka sa pagtatapos ng Wano Country Arc, meron na tayong pang-11 Straw Hat. Pero hindi nga po yan nangyari. Bagkus nagpaalam naman si Yamato, kinausap niya na si Luffy na iwan nga po muna siya. Susubukan niyang libutin muna ang Wano Country kagaya ng ginawa ni Kozuki Oden. Na kung iisipin niyo nga naman, eh tama rin. Kasi marami pang mga bagay-bagay ang hindi pa nga nasesettle dyan sa Wano Country Arc. Di ba nga sa loob ng Zelda kung saan siya ikinulong ay meron nga pong tatlong daimyo. Ay meron nga pong tatlong daimyo siyang nakasalamuha at isa nga po doon ay ang pinuno ng Shimotsuki Clan. At itong Shimotsuki Clan ay may kinalaman nga po sa past ni Zoro. Maganda nga siguro na makilala niya muna kung ano yung lugar na kanyang pinagmulan. Lalong-lalo pa nga at nandito ang ancient weapon Pluton. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mabuti siguro na nandyan yung mga tao na kinakailangang magbantay upang hindi mapunta sa kung kani-kanino ang napakadelikadong armas na yan. Ultimately, naging madrama nga po itong chapter 1057 kung sa mga larawan ipinapakita na matanda na nga po itong si Momonosuke. Pero alam natin na napuwersa lamang po ang pagtanda niya. Si Momonosuke sa katotohanan ay isa lamang talagang musmus. At ngayon nga ay napuwersa siyang pamunuan ang buong isla ng Wano. So nagkaroon nga po ng madamdaming pamamaalam ang pinuno ng Straw Hat Pirates at ang Shogun ng Wano. In the process ay meron nga pong regalo itong si Luffy. At yun nga po ay ang kanilang Jolly Rogers o yung kanilang bandila. Isa nga po itong palatandaan na kung sino man ang magtatangkang lusubin ang Wano ay automatiko na pong kalaban sila ng Straw Hat Pirates. Nangangahulugan din po ito na ang Wano Country ay opisyal na nga pong teritoryo ng pinakabagong emperor na si Luffy. So ang galing ano, may teritoryo na sina Luffy. Siyempre pa hindi lang ito nagtatapos dito. Inangakuan din ni Luffy si Yamato, Kinemon at Momo na kung sakasakali na gusto nilang maging pirata, ay personal silang bukas na tatanggapin ni Monkey D. Luffy. So yan ha, sa mga nalulungkot pa rin na wala si Yamato, meron pong pag-asa. Kung iisipin po natin ang daan na tinahak ni Kozuki Oden, siya din namang gustong daanan ni Yamato. So malaki pa rin po ang possibility na maging Straw Hat Crew itong si Yamato. Huwag kayong malulungkot masyado. Kita nyo naman, medyo excited siya sa mga pangyayari. Nakasama si Kozuki Oden papuntang Laugh Tale. Eh bakit naman hindi si Yamato, hindi ba? So isa pang kapansin-pansin sa chapter na to, eh yung mga unconventional na paraan ni Oda para magsimula ng isang paglalakbay. Ang chapter 1057 ay hindi lang po katapusan, kundi simula na naman ang panibagong pakikipagsapalaran. At sinimulan nga po nila ito sa pagpapatihulog doon sa border ng Wano. Hindi po sila dumaan doon sa elevator. Doon po sila bumaba sa mas mataas na parte ng Wano. Wala, nagkahamunan eh. So yan. Pero ang maganda lang dito, at least si Luffy, meron na siyang Jinbei at Nami. Meron na siyang aktwal na timonel o yung magmamaneho. So hindi po basta-basta masasalalak sa kung saan mang kapahamakan itong sina Luffy. So yan, ganyan lang naman kabilis ang buod niyan. Isang napakasayang pamamaalam, pati mga pangakong binitiwan. So ano kaya mangyayari sa kanila, no? Nagpaalam na sila sa lahat. Pero teka lang muna, parang meron pa yatang hindi nagpapaalam dito ah. Parang may kulang, parang dito sa chapter na to, meron pa tayong karakter na hindi nakitang nagbabay. Tama ba? Sino kaya yon?
Pero bago ko sagutin ang tanong na yan, ikaw ba'y nalulungkot? Walang magawa? Habang hinihintay ang pinakabagong upload ni Utoy Anime Talk TV, alam nyo kasi, may nakita akong game na pamilyar na ako. At ito nga ay ang Tongits Go! Ang maganda dito, eh hindi lang naman isang klase ng laro ang nandyan. Merong sabong, color games, lucky 9 at iba pa. Baka sabihin nyo eh may bayad tong game na to. Wala syempre, libre lang yan na madadownload sa App Store at sa Play Store. Pero dahil sa ayaw ko na kayong mahirapan na pumunta pa dun, eh i-download nyo na lang ito sa pamamagitan ng link na matatagpuan sa aking description box pati na rin sa pinned comment ng ating video. Nga pala, meron ditong tinatawag na Go Stars. Yan ay ginagamit para makaredeem ka ng mga gadget, cellphone, appliances at kung ano-ano pa. Para magamit mo kagad itong Go Star sa pinakamadaling paraan, kailangan mong ma-open itong gift icon. At para magawa yan, eh mag-invite ka lang ng 3 Facebook friends o kaya naman ay 50 beses ka na tuloy-tuloy na maglalaro nang talaga namang nakaka-enjoy nating Tongit Games at Lucky 9. O diba ang dali lang? Simpleng-simple! Kaya pagkatapos mong panoorin ang ating video, eh i-download mo na yan gamit ang link na matatagpuan dyan sa baba para iwas sa mga dalmo moments ng buhay. Nalibang ka na, nanalo ka pa. Let's go download Tongits Go! Back to the video. So meron tayong hindi nakitang nagbabay, ano? Nasaan na nga kaya itong si Carrot? Kasi nung chapter 1056, parang nagdadalawang isip pa lang siya kung tatanggapin niyang maging pinuno ng Zou tribe. Ngayon, pinutol na doon. Nasaan na kaya siya? Nasaan na? Nasaan na si Carrot? So kung titignan mo sa picture na to, nandito yung mga important characters, ano? Nandyan yung natitirang scabbards, pati na rin si Nekomamushi at Inuwarashi. Talagang nawawala si Carrot. Kaya sa mga Carrot fans dyan, mukhang may pag-asa. Well anyway, bakit nga kaya hindi sumama itong si Yamato? Sandali lang at mag-isip muna tayo panandali. Kung ikaw si Oda Sensei, may kulang ba kay Yamato? At syempre hindi lang kay Yamato, pati kay Momo at Kinemon. Ito nga po ay ang mga pangarap. Meron ba silang mga pangarap na kayang tuparin habang nakasakay sila sa Thousand Sunny? Isipin nyo, lahat ng Straw Hat Crew sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay sa karagatan, matutupad nila lahat ng pangarap nila habang nakasakay sa Thousand Sunny. Maging Pirate King, pinakamagaling na swordsman, pinakamagaling na doktor, etc. Lahat yan ay kayang tuparin hanggat nakasakay sila sa Thousand Sunny. Pero si Kinemon, meron ba siyang pangarap? Si Momonosuke, ang kanyang pangarap ay maging isang magaling na pinuno ng Wano Country, hindi sa barko. Si Kinemon, gusto niya lang matupad ang kanyang misyon na proteksyonan si Momonosuke. Wala siyang individual na pangarap. At kahit si Yamato ay wala rin. Kailangan lahat sila ay may sari-sariling pangarap o meron silang gustong matupad habang nakasakay sa Thousand Sunny. Well, kung ikukumpara mo nga naman sila kay Carrot, si Carrot kasi ang nagtataglay ng will ni Pedro, yung kanyang habilin. Importanteng matupad ito dahil kagustuhan ni Pedro noong araw na makasama sa paglalakbay ni Goldie Roger. Hindi lang siya pinayagan kasi masyado pa siyang bata. At ngayon eh wala na nga po si Pedro, nandyan nga po si Carrot para tuparin ang pangarap na yon. At aminado naman si Inuwarashi at Nekomamushi na si Carrot talaga yung pinagbilinan ni Pedro. So yun po ang malalakas na dahilan na baka nag-stokwa na si Carrot doon sa barko ni na Luffy. Nagawa niya yan ng isang beses, magagawa niya yan sa pangalawang ulit. Baka nga naman. So anyway, sa pagtatapos ng Wano, ano kaya ang susunod? Yung katabing isla lang ang kanilang pupuntahan. Kumbaga, hindi po sumulong ang barko ni na Luffy. Mas nauna po ang barko ni Law at ni Kid sa kanila. Pero anong isla kaya ang kanilang pupuntahan? So panibagong paglalakbay na naman to. Buti na lang walang magiging break sa susunod na linggo. So makakaasa pa rin tayo na may One Piece issue next week. Well anyway, sana nagustuhan nyo itong video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli. Alam!